Sa puntong ito, makasama naman natin si Dr. Sevilio David Jr., OIC Lands Geological Survey Division ng Mines and Geosciences Bureau ng DNR. Magandang hapon po, Dr. David. Ay, magandang hapon po sa inyo, sa mga tagapakinig. Opo, at ito nga pong lugar na ito, talaga ho bang, kumbaga, landslide prone area o rock slide prone area? Ito pong lugar ng San Isidro, base po sa inyong pag-aaral? Oo po, no? Base po sa aming mga geohazard maps, makikita po natin na yung area prone sa landslide po, no? At nakita rin po, makikita po doon sa lugar na may mga, sa ngayon po, may mga nagahang po na mga bato na pwedeng magkaroon ng rock slide ko, rock fall na tinatawag natin. Opo. Gaano po ka delikado itong ganitong sitwasyon, lalo na ngayon na iba na po ang kumbaga dami ng ulan at na nararanasan natin ngayon. So para po sa mga residente na naririto, gaano po ba ka delikado itong ganitong sitwasyon? Sabi mo na pagka medyo malakas po ang ulan, no? Malaki po ang posibilidad, no, na magkaroon ng landslide, no? Kasi ang sinasabi po natin, isa talaga sa mga nagiging dahilan ng mga pagguho ng lupa ay yung malakas na pag-ulan, ano? So kapag balik yung malakas pong ulan, yun po, nga po ang in-advise natin sa mga kababayan natin na malapit sa mga landslide prone area na medyo mag-ingat po, no? At lalo na at lumikas kung kinakailangan po. Sa pag-aaral nyo ba, parang ganun talaga yung composition ng mga lupa o bundok dito sa area ng Zambales? Kasi dati meron din kami nga nakunan dito na parang peligro naman ng rockfall, at may mga lugar nga dito na talagang may signs dahil nagbababala po sa rockfall. Ganun ho ba talaga yung parang setup nitong mga kabundukan dito sa lugar po ng Zambales? Opo, no? Kasi marami po naman ganung klase sitwasyon, no? Makikita po natin sa Olonga po, meron pong sa bayan na ang Olonga po, meron din pong ganung klase ng mga lugar, no, na nasa yung mga kabahayan ay nasa gilid, no, ng mga bundok na medyo matatarik at may peligro na nga na sa mga pagguho ng lupa, no, dahil nga po yung mga baso diyan medyo makapal, no, yung mga sinasabi nating mga weathering na madalas maging dahilan ng mga pagguho ng lupa. Apo, panguling salita po, ano po ang paalala niyo sa mga kababayan natin na nakatira po dito nga sa may paanan ng bundok at dito sa lugar ng Barangay San Isidro? Talagang marami-rami yung kabayan ang nakatayo dito sa may gilid po ng bundok. Ano po paalala sa kanila? Ay, sa ngayon po, ang in-advise namin, nakikipagtulungan nga po kami sa lokal na pamunan para mag-deklara natin yan as danger zone, no? Kasi nga po, anytime ho, pwede magkaroon ng mga pagguho ng lupa dyan. So, yun po mga kasama natin, mga kababayan natin nakatira dyan sa mga paanan ng bundok, ina-advise po natin na mas maganda po siguro ay lumikas tayo, kasi nga po, kahit anong oras, pwede po magkaroon ng mga pagguho ng lupa dyan. Apo, maraming salamat po, Dr. Sevilio David ng Mines and Geosciences Bureau.